Sa ating kasaysayan, hindi natin maiiwasan na mayroong mangyaring kababalaghan at mga kwentong katatakutan, mga hindi matahimik na kaluluwa at may mga kakaibang elemento. Ang lugar kung saan may kwentong makabuluhan at napapalibutan din ng misteryo. Ang Ilusorio Mansion o mas kilala sa tawag na Bahay na Pula ay matatagpuan sa Barangay Antayam, San Ildefonso sa may probinsya ng Bulacan. Ito ay may taas na 2 palapag at yari ito halos sa kahoy na pininturahan ng pula. Ipinatayo ito noong 1929 at pagmamay-ari ito noon ni Don Ramon Ilusorio. Sa kabila ng magandang pagkakadisenyo dito, may nakakahinakbot at mabigat na kasaysayan itong taglay. Taong 1942, nang sinakop tayo ng mga Hapon, isa ito sa mga ginawa nilang garrison. Bukod sa ginawa nilang bahay pahingahan ng mansyon, dito rin nila ginawa ang mga karumal-dumal na pagpapahirap, panggagahasa at brutal na mga pagpatay sa mga Pilipino. Maraming mga kababaihan ang pinagsamantalahan at ginawang comfort women sa nasabing mansyon. Karamihan doon ay ang mga kababaihang nabibihag ng mga sundalong Hapon sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Ilan sa mga comfort women ng probinsya ng Mapaniki, Candaba, Pampanga na nakaligtas sa trahedya ay isinalaysay at ikinuwento nila kung ano ang mga karumal-dumal na ginawa ng mga sundalong Hapon sa kanila habang nasa loob at bihag sila sa mansyon. Ayon sa mga nakaligtas at nakasaksi, walang awang pinagpapapatay ang mga kalalakihan at pinarosahan ang mga naninirahan sa lugar ng Mapaniki, Pampanga dahil sa pagkampi nito sa mga gerilya. Isa sa mga nakakahilakbot na kwento ay ang kwento ni Tarsila Simpang, isa sa mga Pilipinang nabihag ng mga sundalong Hapon. Ikinuwento niya ang pagpapahirap sa kanila ng mga Hapon habang nasa kamay sila nito. Halos walang tigil silang pinagsasamantalahan ng paulit-ulit ng mga ito. Nakakapagpahinga lang sila pagsapit ng hating gabi. Tumagal ng halos 3 buwan ang pagpapahirap sa kanila sa loob ng Bahay na Pula. Ang Bahay na Pula ay kilala sa kanyang eleganteng malakastilang estrukturang pagkadesenyo nito. Ngunit matapos ang mga madilim na karahasan na nakapaloob sa bahay na ito, nagsimula ang mga kababalaghan at mga aparisyon ng mga hindi matahimik na kaluluwa sa mansyon. Nagsimula nang makarinig ang mga malapit sa lugar nang sumisigaw at umiiyak na babae na humihingi ng tulong. Nakakarinig din sila ng mga lalaking nag-uusap ng mga sundalong Hapon at ang mga ilan sa mga napapadaan sa nasabing mansyon ay nakakaramdam din sila na parang may nakatitig sa kanila habang sila'y dumaraan dito. Ang Bahay na Pula ay kilala na bilang isang haunted house dahil sa ilang pagpapakita at aparisyon ng mga taong namatay dito.
Binibisita ito ng mga gustong mag-ghost hunting at tuwing sasapit ang araw ng mga patay. Ngunit sa kabila nito, nakakalungkot ng isipin na ang dating eleganteng disenyo nito ay unti-unti nang nasisira. Ang landmark ng bayan na dati ay dinarayo, ngayon ay nakakalimutan. Sana maisip din natin na bukod sa kinikilala itong bilang isang haunted house, kilala rin itong isang bahagi ng kasaysayan na saksi sa mapait na karanasan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig sa mga kamay ng mga Hapon.